This portion is brought to you by Pet Defense, a probiotic supplement for dogs and cats. Magandang umaga, pangaka-agri. Welcome to Happy Pets 101. Summer na naman po ngayon at sadyang napakainit. Ngunit alam niyo po ba na hindi lang tayo mga tao ang nakakaramdam ng init, kundi pati na rin ang ating mga alagang aso, lalong-lalo na ang mga nakatali at nakakulong sa labas ng ating bahay. Hindi po imposibleng magkaroon sila ng heat stroke. Ngunit ang Animal Station ay may solusyon dito. Kaya naman, makakasama po natin ngayon si Dr. Gian Corpus upang ipaliwanag ito. Ang heat stroke ay kadalasang nangyayari sa mga alaga nating hayop ngayong lalo na mainit ang panahon. Ang kadalasang nagiging apektado ng heat stroke ay ang mga brachycephalic breeds, which is ang mga shih tzu, na kung saan mahabang kanilang buhok at maiksi lang ang kanilang mga ilong. Pero lahat ng mga breeds pwedeng maging apektado ng heat stroke. Nakukuha ang heat stroke sa mataas na temperatura at maalinsangan na panahon. I-consider din natin ang mainit na panahon sa labas. Pangalawa, ang ventilasyon sa loob ng bahay natin. At pangatlo, kung sinama natin ang ating alagang hayop sa mall at sinakay natin sa kotse, sapat ba ang hangin na natatanggap nila upang hindi sila magkaroon ng heat stroke? Ang mga kadalasang sintomas na napapansin natin sa mga alaga nating hayop na may heat stroke, una, mataas na temperatura na lumalagpas sa 39.5 degrees centigrade. Pangalawa, pwede itong magsuka or sobrang paglalaway. Pangatlo, hinihingal ito o mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Pang-apat, kadalasan ang mga aso natin hindi rin nakakakain dahil sa sobrang init ng panahon. Pang-lima, pwede silang magkaroon ng seizures o paninigas ng katawan. Or worse, pwede silang bumulagta at mawalan ng malay. Dito sa Animal Station, ang kadalasang ginagawa sa mga asong may heat stroke, una, i-check muna natin ang temperature niya. Kung ito ba ay sobrang taas na. Pangalawa, yung respiratory rate at saka heart rate niya. Pangatlo, bibigyan namin siya ng fluid therapy. Makakatulong din kasi ang fluid therapy para ma-rehydrate ang pasyente at bumaba ang temperatura niya. Pang-apat, isisecure namin yung ventilation niya kung sapat ba ang hangin pumapasok sa treatment room namin. At pang-lima, binibigyan namin siya ng cold compress. Then, after 20 to 30 minutes, i-check namin ulit yung temperatura niya kung nag-normal na. Pero pag hindi pa nag-normal, binibigyan na namin siya ng corticosteroids para bumaba ng kanyang temperatura. At minsan, kailangan siyang i-confine para maobserbahan ang kondisyon ng pasyente. Para maiwasan ang heat stroke sa ating mga alaga, una, iwasan nating ilabas ito kapag mainit ang panahon. Pangalawa, siguraduhing sapat ang ventilasyon sa loob ng bahay natin. Pangatlo, bigyan sila ng sapat na tubig para maiwasan ang dehydration. Palagi po nating tatandaan ang mga sinabi ni Dr. Gian para makaiwas ang ating mga alagang aso sa heat stroke. At pag ito naman po ay inyong napansin sa inyong mga tahanan, bigyan po agad sila ng first aid sa pamamagitan ng pagbibigay ng fluid at paglagay ng yelo sa kanilang katawan hanggang sa bumaba ang kanilang temperatura. At saka po nating nadalhin sa pinakamalapit na veterinary clinic. Ito po si Doc Angela ng Happy Pets 101, Agri-TV, Hayop ang Galing.